Sa Pilipinas ay matatagpuan ang iba't ibang mga native na hayop na dito lang makikita at nagbibigay ng kagandahan at kakaibang karanasan sa mga taong bumibisita. Ang bansang ito na binubuo ng libo-libong isla ay mayaman sa iba't ibang uri ng mga hayop na hindi mo madalas makita sa iba pang mga lugar sa mundo. Ang mga ito ay nagpapakita ng yaman ng kalikasan sa bansa. Ang kanilang kakaibang anyo at katangi-tanging katangian ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na may pasyal ang kanilang mata sa ganda at kamanghamanghang kalikasan. Kaya't ating alamin ang mga hayop na sa Pilipinas mo lang makikita. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Philippine Flying Lemur. Ang Philippine Flying Lemur ay kilala sa tawag na kagwang, ay isa sa mga hayop na likas na matatagpuan sa Pilipinas at napakahalaga sa ekosistem nito. Bagaman tinatawag itong Flying Lemur, hindi ito tunay na lemur at wala rin itong kakayahang lumipad. Sila ay magaling lumipat-lipat mula sa isang puno papunta sa iba pa gamit ang kanilang patagium na nasa kanilang balat. Sila ay aktibo sa gabi at kadalasang kumakain ng mga dahon, prutas at bulaklak. Kilala rin sila sa kanilang malalaking bilog na mata at sa kanilang gawin na lumalabas tuwing gabi. Ang kanilang kakaibang katangian at papel na kalikasan ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pangangalaga sa kanilang tahanan at kapaligiran upang mapanatili ang balanseng ekosistem. 9. Cebu Limbless Worm Skink. Ang Cebu Limbless Worm Skink ay isang bihirang reptile na matatagpuan sa Pilipinas, particular sa Cebu. Ito ay isang lizard na walang mga paa na may mahaba at bilog na katawan, maliit na mga mata at walang mga tainga. Ang species na ito ay nabubuhay at nagtatago sa ilalim ng lupa at bihira lamang makita sa ibabaw. Ito ay kumakain ng maliliit na mga hayop na walang buto at may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanseng ecological sa kanilang tirahan. 8. Philippine Crocodile. Ang Philippine Crocodile ay kilala rin bilang buhaya ng Mindoro, ay isa sa pinakapeligrosong uri ng buhaya sa mundo. Katutubong matatagpuan sa Pilipinas, naninirahan sila sa mga freshwater na habitat gaya ng mga ilog at palaisdaan. Mahalagang papel ng mga buhayang ito sa ekosistem sa pag-regulate ng populasyon ng kanilang mga biktima at pagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Dahil sa kanilang makitid na ilong at mas maliit na sukat kumpara sa ibang uri ng buhaya, sila ay natatangi sa kanilang kakayahan sa kanilang kapaligiran. Sa kasamang palad, dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan at panghuhuli ng mga tao, malaki ang pagbagsak ng kanilang populasyon. Kaya't mahalagang pagsisikap sa pangangalaga upang tiyakin ang hindi tuluyang pagkawala ng kanilang populasyon sa mundo. 7. Palawan Peacock Pheasant. Ang Palawan Peacock Pheasant ay matatagpuan sa maluntiang gubat ng rehiyon ng Palawan sa Pilipinas. Isang kahangahangang ibon na kilala sa kanyang magandang kulay at natatanging katangian. Ang lalaking ibon ay mayroong makintab na azul-berdeng kwelo, kasama ang kanyang kahangahangang buntot na may mga mata na hugis na kamukha ng isang pabo. Namumuhay sa kagubatan kaya napakailap o mahirap makita ang ibon na ito. Ang malikas na mailap na ibon na ito ay naghahanap ng prutas, insekto at maliliit na mga hayop. Dahil sa kanilang lihim na katangian, ang pagtuklas sa kanila ay isang bihira at kakaibang karanasan para sa mga mahilig sa ibon at mga mananaliksik. Sinasalanta ang kanilang populasyon ng pagkawala ng tirahan dulot ng deforestation at illegal na pangangaso na nagiging sanhi ng kanilang panganib na pagkawala sa mundo. 6. Tamaraw. Ang Tamaraw ay katutubo sa Mindoro, isa sa pinakamalaking isla sa Pilipinas kaya't karaniwang tinatawag itong Mindoro Dwarf Buffalo dahil ito ay tila isang dwarf buffalo. Ito ay maliit at malapad, may kulay abong itim na may matigas na mga sungay na nakatutok pabalik. Kahit na maliit para sa isang kalabaw, ang timbang pa rin ay umaabot sa 200 hanggang 300 kilo. Gusto mo bang makakita ng wild tamaraw na kumakain ng bamboo shoots sa mga damuhan, gubat at pastulan? Nakakalungkot na mas nagiging mahirap itong gawin. Noong 2016, ang bilang ng wild tamaraw ay umabot lamang sa 430, kaya't nailagay sila sa listahan ng mga critical na nanganganib na uri.
Patuloy pa rin silang hinahanting para katayin at ang pagdami ng populasyon ng tao ay patuloy na pumipigil sa pagdami ng mga hayop na to. Sa kabutihang palad, ang pinakabagong bilang ay umabot sa 466 hanggang 494. Sana'y patuloy ang pag-angat ng bilang nila o populasyon. 5. Dinagat Bushy-tailed Cloud Rat. Ang dinagat bushy-tailed cloud rat na siyang tinatawag na Clateromys australis sa siyensa ay isang bihira at nanganganib ng lubos na species ng daga na native na matatagpuan sa Pilipinas, particular sa isla ng dinagat. Matatagpuan sila sa mga gubat sa kabundukan at karaniwang aktibo sa gabi, naghahanap ng prutas, dahon at buto bilang pagkain. Kilala sila sa kanilang mahaba, makapal na buntot at masaganang balahibo at karaniwang nakatira sa mga puno sa itaas. Dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan at panganib ng pagmamalupit, nanganganib silang tuluyang mawala sa mundo. Kaya't may mga pagsisikap na ipagtanggol ang natitirang populasyon at tirahan ng mga ito. 4. Visayan Wartipig. Ang Visayan Baboy Damo ay isang hayop na nanganganib ng maubos na matatagpuan sa Pilipinas. Kilala ito sa kakaibang mga nguso at sa kahalagahan nito sa ekosistema. Ang buto ng prutas ang madalas na kinakain nito. Sila ay karaniwang nakatira sa mga gubat at hinaharap nilang mga panganib tulad ng pagkawala ng kanilang tirahan at pangangaso. Ang kanilang populasyon ay patuloy na bumababa, kaya't mahalagang mga hakbang na ginagawa upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at patuloy na mabuhay ang species nila. 3. Philippine Mouse Deer. Ang Philippine Mouse Deer o mas kilala bilang Greater Mindoro Mouse Deer o Pilandok ay isang maliit na native animal sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa masukal na mga kagubatan at damuhan ng isla ng Mindoro. Ito'y mayroong maliit na sukat, mga 40 to 50 cm ang haba at timbang na mga 1.5 to 2.5 kilo. Ang kulay ng kanyang balahibo na kayumanggit pula, pati na rin ang mahabang katawan at manipis na mga binti at tumutulong sa kanyang mabilis na paggalaw at pagtago sa gitna ng mga dahon. Dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan dulot ng pagputol ng mga puno sa kagubatan at banta ng pagmamanman ng mga tao, naging mailap at nanganganib na ang mga ito. Ang pangunahing pagkain nila ay mga dahon, prutas at iba't ibang halamang tanim sa kanilang tirahan sa gubat. Kilala sila sa kanilang pagiging mapag-isa kung saan umaasa sila sa kanilang kahusayan sa pagtuklas upang iwasan ang mga panganib tulad ng mga ahas at ibon na naghahanap ng pagkain. 2. Philippine Tarsier. Ang Philippine Tarsier ay isang kakaibang maliit na primate na matatagpuan sa Pilipinas, lalo na sa Bohol, Leyte, Samar at Mindanao. Ito ay isang hayop na aktibo sa gabi na may malalaking mata na nagbibigay sa kanila ng magandang paningin sa dilim at kayang ikutin ang kanilang ulo ng halos 180 degrees. Kilala ito sa kakaibang haba ng kanilang daliri at hind limbs na ginagamit nila upang tumalon ng mga layong hanggang 5 metro. Kahit na sila ay mga 3 hanggang 6 na pulgada lamang ang taas at may bigat na mga 113 hanggang 142 gramo lamang. Ang pangunahing pagkain nito ay mga insekto, maliliit na hayop at paminsan-minsang prutas. May mga proyektong pangangalaga upang mailigtas ang kanilang tirahan at labanan ng illegal na pag-aalaga nito bilang pagpapakita ng kahalagahan ng pagprotekta sa natatanging species nila. 1. Philippine Eagle. Ang Philippine Eagle o kilala rin bilang Monkey Eating Eagle ay isa sa pinakamalaki at pambihirang agila sa mundo at native na sa Pilipinas lamang matatagpuan. Ito ay may kahangahangang lapad ng pakpak na umaabot sa 7 talampakan at taas na mga 3 talampakan. Ito ay may kahangahangang anyo na may markadong mga balahibo at mga matang berde. Ang pambihirang ibon na ito ay karaniwang naninirahan sa mga kagubatan ng Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Ang pangunahing pagkain nito ay mga unggoy at iba pang malilit na hayop na nagpapakita ng kahusayan sa panghuli at sa paglipad. Ngunit nakakalungkot ng pagkawala ng kanilang tirahan dulot ng pagputol ng kagubatan, pangangaso at illegal na kalakalan ng mga hayop ay lubos na nagpapabawa sa kanilang bilang. Dahil dito, ito'y tinuturing na nasa critical na panganib. Ang mga proyektong pangangalaga tulad ng pagtatag ng mga protektadong lugar at programa sa pagpaparami at layuning mapanatili ang ganitong uri ng agila.